Mahigpit na isinagawa ang pagsusuri ng PNP Recruitment Selection Unit ng NCRPO sa pagtutulungan ng NAPOLCOM, RMDUNCR, IMEG, RMFB. At para sa mabilis na komunikasyon ay katuwang ang Tambay ng Police Facebook page upang maisapubliko ito from time to time. At sa paunang pag-arangkada, 2,000 babaeng aplikante ang nagsagawa ng body mass index para sa regular quota ng PNP ngayong 2024. Bilang bahagi ng masusing proseso ng recruitment, ang aktibidad ay isinagawa sa National Capital Region Police Training Center, Cover Court, sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. Nasa 400 slots lamang ang inilaan para sa regular quota ngayong taon. Kaya't matindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga aplikante. Karagdagan pa sa kasagsagan ng unang araw ng BMI, nagpahayag naman ang PNP Recruitment Selection Service na may quota na para sa attrition. Tinitiyak ng PRSU-NCR, RMDU, NAPOLCOM at IMEG na sumusunod ang bawat isa sa mga pamantayang itinakda para sa pisikal na kalusugan at kondisyon na isa sa mga mahalagang aspeto ng pagiging isang alagad ng batas. Nagpahayag naman si Attorney Ray Delgado, Vice Chairman ng Recruitment Selection Committee ng NCRPO, na siya ring kinatawan ng NAPOLCOM na ang bawat police applicant ay may pantay na pagkakataon na pumasa sa proseso basta't pinagtuunan nila ng tamang paghahanda at seryosong pagsusumikap. Ayon kay Attorney Delgado, tinitiyak namin na lahat ay makatarungang sinusuri at ang bawat hakbang ng recruitment ay naaayon sa mataas na pamantayan ng PNP. Sir, sa muling pagkakataon, sir, at ito naman, nagsimula naman ating PNP recruitment process ngayong 2024. Ano po ba sa palagay niyo, observasyon niyo, ang hindi na paghandaan ng ating mga police applicants ngayong unang araw na to? Well, Mau, good morning. Ang para sa akin, Mau, medyo kumonte, no? Siguro nanunod na to ng tambayan ng police. Basically, ang nakikita ko ngayon, magta-try lang sila. Then, hopefully, kung papasok, okay, kung hindi, nag-gamble lang ako. Babalik na lang ulit ako. Kumusta? Oo. Kasi ito, ang karamihan dito, kagaya ng sa height waiver natin, wala tayong problema dyan, no? Medyo well-informed sa inanong mo siguro sa tambayan ng police. Now, pagdating lang sa BMI, doon tayo nagka-issue. Marami rito yung nakikita nating medyo chubby na kailangan talaga silang mag-reduce. Now, ang reduction naman ng katawan natin, kaya natin yan. Kung determinado ka, I remember, Mau, 2 years ago or 3 years ago, meron tayo aplikante na nagbaba siya ng 30 kilos. Oo, sir. Di ba? Kaya yan, kung determinado. Iwan man yata, sir, di ba? Yes, yes, kaya yun. So, yun lang ngayon. Nandito pa lang naman tayo. Titingnan natin na matter of 5 days, anong mangyayari pagdating ng agility. Nagbigay naman ng inspirasyon na mensahe ang Chief NCRPTC para sa mga police applicants. Ano po ang mabisang may papayin nyo sa papalapit na pagpasok ng mga police trainee ngayong PNP recruitment process? Pero una, magpalakas muna sila ng katawan nila. So ang ituturo namin sa kanila dito, paano namin sila turo ang gawin ang tama, sumunod sa policy, at paano ingatan ang sarili para pagdating ng panahon is magiging mabuting alagad ng batas. Siguro mag-mindset sila na pagdating nila dito sa training is tuturuan namin sila na maging mabuting police. So pagdating nila dito, huwag silang mag-alala, bibigyan namin sila ng time na makausap din nila kanilang mga mahal sa buhay. At sila, ang mga activity nila, ipopost natin yun sa tambayan ng police. NCRTC page, sir. Oh, tsaka NCRTC page. At makikita ng mahal nila sa buhay kung ano ang mga activity ng police sila. So, huwag silang mag-alala na baka hindi na sila makilala ng mga kamag-anak nila. So, susubukan natin na maibigay yung time na makausap din ng pamilya nila para hindi sila mag-isip na mag-quit
kundi ang maisip nila is mag-focus sa training para maging mabuting alagad ng batas. Maging ang mga personnel dito ay nagbigay din ng inspirasyon sa mga dapat nilang paghandaan sa pagpasok ng mga ito sa training center. We would like to give a piece of advice to police applicants to be steadfast in their application, as to be resilient in their application, and to always pray that whatever challenges they may have in their application, that is or will always be a part of their success in being a police recruits in the near future. Habang nag-a-apply sila, so kailangan din silang palakasin ang kanilang resistensya, magkusa na silang takbo-takbo dyan, kung ano yung mga kailangan nilang palakasin. Kasi sa mga nagdaan kasi na kwan, marami talagang mahina sa takbuhan, may... Yung kan ba, para yung lungs nila is may expand na habang itakbuhan. Kasi yung sa mga activities natin sa NANACAD is yung more on militaristic. Yun po, kailangan dire-diretso yung kan namin doon. Pati gabi may activity kami para lang mapabilis yung daloy ng training nila. So kailangan talaga disiplina sa sarili, bawas-bawasan na nila yung mga kan, mga kinakain nilang matamis. Para iwas. Yung alak, no? O, lahat na ng konbisyo, tanggalin nila, sir. Ipapayo ko sa mga incoming police recruits natin ay basta sumunod lang ng sumunod kung ano yung mga alituntunin ng ating training center. Kasi gawin nilang inspirasyon yung kanilang mga pamilya pag nandito na sila sa loob. Huwag silang mag-isip ng kung ano-ano kasi makakasira yun sa kanilang training. Isipin nila yung mga anak nila. Na para sa kanila yung gagawin mahal nila sa buhay, rito. Ganun. Yes, para sa kanilang buhay, para sa pamilya, sa mga anak nila. Na huwag nilang iisipin na mahirap ang training. Madali lang po ang training natin dito. Basta sumunod lang sa mga rules and regulation ng NPTI. Kasi kinukuha naman natin yung mga kwan natin, yung parang pinaka-book natin sa NPTI training guide. Pag nasundan nila yon, napakadali lang ng training natin dito sa loob ng NCRPTC. Sa isang banda, napaluha naman sa kasiyahan ang isa sa mga patroluman applicants dahil pasado ito sa BMI. Sir, napapasalamat po ako, sir, kasi nakapasa po ako. At ito po yung first step po para magpatuloy po ako sa application ko, sir. Nagpapasalamat po ako sa recruitment team ng NCRPO sa at saka sa Napolcom po, sa pagtsatsaga po sa amin dito sa kahit sobrang dami po ng aplikante na pagtsatsagaan po kami, sir. Thank you so much, sir. Mula po dito sa NCRTC Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. At sa kalan po ng aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis.